Maraming kabataan na gustong lumamang. Hindi naman kailangan para lang may pagyabang. Kahit pamilya'y makalimutan para lang sa mga bagay-bagay-bagay na pinag-uunahan. Meron ding estudyante na sa sobrang hirap ng buhay, gumagawa ng diskarte para may ipamumuhay. At di mawawala mga kabataan na nagtitinda ng illegal para may sariling panghanap buhay. Tignan mo ang kasulukuyang nangyayari, marami ng bayarang babae para buhay ay makaabante. Klase-klase na rin ang ugali ng tao, pag di ka gusto tiyak na huhusgaan ka ng diretso. Ilan-ilan na din mga kabataan nagtatanggang tapusin ang buhay at walang maisip na maganda, kundi ang patutunguan ay sa hukay. Pati sa simbahan maraming kabataan, mas sinuuna pang pagandahan kaysa magpatawaran. Di ba yan naman ang katotohanan at marami ng ganyan? Please naman tigil-tigilan nyo ang pagiging ganyan, kasi marami nang nasasaktan, marami nang nadadamay, at higit sa lahat marami nawalan ng ganang mabuhay. At sana na may tayo'y magkaisa, mga kabataan sa Pilipinas. Sabi ni pambansang bayani na si Doktor o si Rizal na ang kabataan ng pag-asa ng bayan, pero batang ilan ay nagkamali ng daan. Parang wala na rin pakialam sa nangyari sa kapaligiran. May lalaki bakla at may babaeng tomboy, silang patunay na hindi lahat ng kabataan ay magkaisa, kasi sila ang inaapi at sila ang tinataboy. Sabay-sabay tayong mangarap, abutin ng lahat, layuan ng masasama at gumawa ng tama. Dahil tayo lang ang nakakaalam kung anong gusto nating baro. Roon ang kalimutan ng kamalian, humingi ng kapatawaran kapit sa Panginoon at siya nang bahalang ikaw ay gabayan. Sisihin mo man sa mga nangyayari, pero di pa huli, di pa huli, at hindi huli ang lahat. May pag-asa pang magbago, hinay-hinay lang sa plano. Kahit ikay mabigo, gawin mo lang ng todo. Hindi naman sa isang iklap lahat ay magbabago. Let us change ourselves first, influence others next. We are the future of this world, so let us begin as much as we can and spread love, especially to those who never had it.